kayo ng simpleng breakfast. O di po ba, gagawa po tayo ng Pilipino. Pilipinong-Pilipinong pagkain ng almusal. So, natatandaan niyo po, marami po akong mustasa. So, gumawa po ako ng purong mustasa at meron po akong maliliit na tambal. So, ang ginawa ko po ay isang napakasarap na pagkain. O di po ba, hindi ko na alam kung paano kong ibabaligtad ang camera. Ayan po ang ating mustasa. Tinadtad ko na po. Ito pong garlic galing sa ating garden. Tapos nilagyan po ng shallot at saka po dalawang itlog. Ngayon po, gigisahin natin sa olive oil. Siyempre po, ang olive oil po, hindi po yan dapat pinag-iinit sa kawali. Dapat po sabay ang hulog ng bawang at sibuyas at mantika. Dahil po ang olive oil, eh, talaga naman po yan ay pang salad lang. Pasensya na po at medyo natigil po ang ating usapan dahil bigla pong may tumawag. O di po ba, kilay is life. Diba, mga mamits? So, ngayon po ay iinitin. Ito po, meron po tayong tamban na maliliit. Ito po ay frozen, pero maganda po ang pagka-frozen niya. So, nilagyan ko lamang po siya ng asin at paminta. Tapos po, konting-konting harina sa ibabaw, tsaka nyo po aaluin. Diba? Ganyan po. Hindi naman po kailangan ng basain nyo yan dahil yung para hindi po malagkit. Yan po, tama na yan. Ngayon po, magkikisa po tayo ng ating mustasa. Ayan po. Hindi ko po maipokus. Pasensya na. Hindi po ba? Ngayon po, siyempre, uunahin natin ang ating sandali lamang po, mga mita. Unahin po natin ang ating bawang. Ngayon po, hindi po dapat mainit ang olive oil. Kailangan po sabay. At ito pong ating mantika ay pinaiinit na natin para magprito ng tingnan mo, nakamoy na po yung ating bawang. At ako po naman, pag nagigisa ng gulay, hanggat maaari, ayoko naman po ng talagang brown na bawang. Kasi para po yung garlic oil, hindi po nasusunog. Siyempre po yung bawang, nagre-release po kasi yan ng oil. So, pinakamaganda po, hindi po tostadong tostado. At napakainit po kung paan itong aking pinaggagawa. At tayo po ay may konting white rice na may flaxseed ay atin na pong iinitin at saka po natin sasabayan niya ng ito po ay pinaiinit kong mabuti. Sasabayan po natin ng inom ng tiyaga, mga mamits. Ihalo ko na po ang shallot. Diba? Shallot kayo. Kumusta na po kayo lahat dyan, mga mamita kong taga-subaybay kong mga masusugid. Ate E, kumusta na? Si Ate Mila Perez, kumusta na kayo dyan? Hello, hello. Kay Kuya Mamerto Lacanilao ng California. Kay Ate Gina Valdez Susa ng San Francisco. Ate, thank you na naman. Pinadalan mo na naman ang akong isang special na hindi ko pa nagamit sa buhay ko. Salamat ng maraming marami sa walang sawa mo sa aking pagpapadala ng mga gadget sa pagkain. Dito ba? At saka po kay Ate Mercy. Kumusta ka na, Ate Mercy? Thank you. Ina-appreciate ko yung luto-luto mo ng pagkain na masasarap dyan sa akin nung nandyan ako sa inyo. Siyempre po, kay Ate Carmencita Menchi Bersena na tinuluyan natin nung tayo ay nandun sa California. Pero kay Ate Gina po, apat na gabi po yata ako sa kanya, o lima. Buti naman po, hindi siya nagsawa sa akin. So, ganyan po ako mag-isa ng
ng ating mustasa. Hindi ko po masyadong niluluto ang bawang na brown. Kasi po, masarap yung bawang na hilaw. Dito ba, pag gumawa tayo ng lumpia, yun pong ating bawang. Nakalagay lamang po yan sa karne. Kaya pag pinirito po natin, yung labas lang naman ang natutusta. Kaya masarap po. Shanghai ng mga Pilipino. Yung pong nakalaki ng pong Shanghai. Eh, yung iba po kasi, iba-iba ng version. Abangan nyo po yung aking paglilitsyon sa Sabado. So, mga ilang araw po akong di magbablog. At mabibisi po ako dito sa bahay. Kasi po, kailangan ko pong i-power wash yung aking deck. So, papalab po. Papunta na yan mamaya ng main. Ito po, hindi ko nalalagyan mga mamits. Hindi ko na po lalagyan ng asin kasi tandaan nyo po, ito po binabad natin sa binabad natin sa asin. At ito po ang ating saucepan ay ating bubuksan. Ito po. Para po hindi mamuhay ang isda sa mamita, mga mamits. Sarap po nito, mga mamita. Lalagyan ko lamang po ng konting paminta. Hindi ko po alam nung araw kung naglalagay silang paminta, pero gusto ko po na may konting paminta para kompleto, ricado. At ang ating pong mantika ay mainit na. Siyempre po, ang gagamitin natin ito para po yung harina hindi sumasama. Kasi po, tandaan natin na konting harina lamang po sa balat. Wow! Ito pala masyadong mainit. Ah, hindi, mainit na rin po. Kasi po sana gusto ko isang salang na lang. Para po kaya po pinababayaan ko muna inaman po niyan hindi tostado, may hindi tostado so, dito ba walang kasama yung harina. Tapos, yung harina po, never po natin itong itatapon sa basura, ay sa lababo kasi po nagkaklag ang harina sa mga pipe. Kaya po ito, dapat tinatapon po ito sa basurahan. Ayan po. Pagkita nyo po yan, harina. Tatapon po natin ito sa mga sabaturahan, mga mamita. Lapit na po tayong kumain. Diba? Ito po talagang stand na to, eh, hindi ko alam po anong problema. At masyado po akong pinahihirapan. Kaya po, patuloy po tayong shout out. Shout out po kay Phil Original ng Louisiana. Phil Official ng Louisiana. Pakisuportahan po siya. Maliliit pong channel, kahit po naman ano, kung mag-subscribe kayo, wala po naman bayad yan. Siyempre, decision nyo din po yan. Kaya po, ako naman, nakikiusap lamang. Kay Highlands Vlog, hello po. Kay Kitchenes TV, at pakisuportahan po. At si Boy Peralta po. Saka po si Luke Michelle Vlog. Pakisuportahan po yan. At saka si Kabahay in America. Pinoy Cooking,
Tama po ba yun? Ayan po, pakisuportahan po yan. Masarap po ang ating almusal, mga kamis. Sabi po ba? Isang salang lang po ang ginawa ko sa aking isda kasi konti lang naman po yun. Para po dire-diretso ang kain. At mabilis lamang po para po kung ating mustasa ay napakasarap. Kaya po. So, pag nahango ko na po yung isda, tsaka ko pa lamang po ilalagay ang itlog, mga mamit. Siyempre, kaya nang sinabi ko, meron tayong chaga tea. Kaya po, kukunin na natin para po ready na. Dahil po ang chaga ay napatulog po pong mabuti. Kaya po, si Ate Pearl Rose, si Ate Violet Samer, Violet Sombero, nadalan ko po kayo ng tiyaga. Talaga po napakahusay. Tingnan nyo naman po, di ba? Wala pong mga pili-pili, guys. Kasi po, ang pagkutang antioxidant nito. Di po ba? Sarap po nito, mga mamita. The best po talaga ito. Ang ating ulam na to ngayon. Time check po, 11:14 a.m. Kaya po kakain po tayo. Yung pong aking mga tanim, yung pong mga ampalaya ko po, i-update ko kayo, ay hanggang tuhod na po yung iba, gumagapang na. Yung mga talong po kanina, kahapon, nakita ko may bunga na yung isa na ganito kalaki. Yun po eh, hindi po yun yung first bulaklak. Lahat po nung first bulaklak tinanggal ko. Kaya po, nagyabong sa itaas. Ngayon po, hindi ko po, kasi po dati isang sanga lang pinatutuloy ko. Ngayon po, pinatuloy ko po mga apat na sanga para po maraming bunga. Ganun po ang ano ko, ginawa ko ngayong taon na to. Dati-dati po kasi po, nag-iisa lang ako, hindi ko pinadadami yung sanga-sanga. So ngayon, komo nagdadala po ako sa main sa mga kaibigan ko, hayaan ko po silang magsanga-sanga. Dito ba mga mamita? So ngayon po, ihulog na natin ang ating itlog. Kasi po, maluluto na to. Yung kanin po natin, mainit na. So ito po, ayan o. Maluluto na yan. Ayan po, pwede na. Ayaw ko naman po ng masyadong tostado sa isda. Ito po, natuyo na po. Kaya po, ilalagay natin ang itlog. Kaya gawin ko po, ganyan. Tapos po, pagiging pauli natin ito. Ito po, wala nang timpla. Yung lamang pong mustasa, merong paminta. Wala na rin po itlog. Kasi po, ay wala na po kasi. Kasi po, maalan po yun. So, bawang shallot. Saka po yung yan po. Yan po ang masarap na pagkain. Di po ba mga mamita? Ito po eh, matagal na rin po ako nakakain ito last year pa. Kasi gumagawa lamang po ako ng mustasa kapag meron akong tanim. Hindi po ako bumibili ng mustasa para iburo. Di po ba? Oo, maganda na yung ating isda.
Kaya po tayo ay lalapak na. Lalapang, cha-cha-cha. Kailangan po natin ng may toilet paper, sorry po. Paper towel. So, ano pa naman, mamita? Ready, wow. Kahiya po kuminsan na magkamay habang kumakain. Pero tatak na po nating mga Pilipino yon. Kami po kasi, sanay po kami nagkakamay. Yan po. Ating napakagandang pritong isda. Dito ba mga kamit? Takpan ko po yan kasi kung pwede pa po akong magprito dyan bukas. Ngayon po, ito po ating tortang kung ating tortang mustasa. Diba? Ate Violet, oh, ayan, yung sinasabi mong tortang mustasa. Yeah. Konti lang ang itlog kasi, alam nyo na, meron naman na tayong isda. Kaya kahit na konti lang ang itlog niyan, pwede na rin yan. Diba? Misan, kahit po ganito lang ang luto, ang importante may lasa. Pero pag naghahanda po ako, ginagandahan ko po ang presentation ko, mga kamis. At kailangan talaga nakasalamin ako kasi kuminsan hindi ko po talaga nakikita. Dito ba? Ito ang ating almusal. At ang halian, ibig sabihin ay brunch. Diba? Torta na rin niya. Kasi buo na rin naman. Hindi mo mapag-iwahiwalay. Yan po. Ating masarap na breakfast. Samahan niyo po ako na kumain, mga mamits. Kanin ay may plastic ng kanin. Ito po ang ating pagkain. Wala. Ito po at pinapa. Hey, sardines na pinirito. Siyempre po, i-enjoy natin ang ating kain. Huwag po kayong maalis. Samahan niyo po ako sa isang nakakagutom na pagkain. Ilayo po natin ng konti para po nakikita niyo kung ano kalaki ang aking subo. Di po ba? Ito pong kanin natin ay medyo mix natin. Ito. Sige, papatayin ko muna yung aircon dahil naka-totally blow dito po sa pagkain ko. Sabi po ay uulan, ay sana nga po'y umulan at nang hindi po kami nagkaroon ng drought. Oh, pero mukhang napadami po'y kanin ko, kaya po ito ay aking babawasan.
Bawasan ko po yung puti. Titira ko po yung maraming flaxseed. Yung flaxseed, sasabihin nyo, mukhang darak na isinabog sa kanin. Actually po, ang nagiging ano po ng flaxseed, nagiging moist yung kanin. Kasi hinahalo na nga rin po ito sa cookie. Pagka po ako'y nag-cookie, lalo na nung maliliit yung mga anak ko, para hindi sila nahihirapan magbanyo, sinisigurado ko po yung cookie namin. Ito, mayroong flaxseed. Kasi po nung maliit sila, mahilig po akong mag-bake. Ngayon po, tinalangan ko ang bake kasi po si Ashley kumakain ng marami. O siyempre po, medyo mababa yung bata. Eh, ang nagiging bilog po. Kakain po tayo ng torta. O, tingnan niyo po yan. Sarap niya, no? Tapos po, itong ating, pwede po ba magkamay na lang ako? Hindi po ako komportable. Nagugas na po akong kamay kanina. Thank you, Lord. Ang sarap-sarap po nito, mga mamits. Nasabi ko po sa inyo. Torta na mustasa tsaka yung isda. Buong-buo niyo pong makukuha isda, oh. Siya nga pala, happy-happy birthday sa aking ka-eskwela na si Tina Heron. Happy birthday po sa kapatid ko na si Julieta. Sa asawa ni Romeo. Ngayon pong 24 sa Pilipinas. Happy happy birthday, sister. At saka shout out sa iyo at saka yung mga kasumba mo. Sana eh bigyan ka pa ni Lord ng mahabang buhay para sa mga anak mo at apo mo. Yung pong kapatid kong sinundan. Ang apo po niya ay tatlo. Lima po ang apo niya. Ang alam ko po, college na yung, o high school na yung panganay niyang apo. Isang taon lang po pagkita namin dalawa. Yung bunso ko po ay hindi pa nga high school eh. To all American viewers, I'm so sorry, I'm not being a pig, but sometimes, because when we were young, we used to eat with hands, so sometimes it's better, especially when we're eating fish, so we can feel the bone and we can, unlike fork and a knife or spoon, it's hard, so... So that's why we get used to eat with our hands. But some people here, when you eat chicken, like McDonald's, something, you don't use a fork and a knife. Or if you buy Popeye's chicken, sometimes you don't use fork and a knife. You just bite it. So. I'm so sorry for being rude. I'm not trying to be rude, but sometimes we enjoy food the way we eat when we were young back in the Philippines. So you eat peanut, you eat it by your hands. All the nuts.
the same thing. You eat French fries, you don't use the fork and a knife. You use your hands. We don't have potato French fries back when I was young, so we eat our hand with the rice with our hands. I got a neighbor that once in a while they watch my vlog where I get my fiddlehead. It's in their backyard. So hi, hello Steve. And Nicole, his daughter named Nicole, I think she watched a few of my vlog. Sorry. If you see me eating with my hands, meaning I'm enjoying my food. Tamang-tama po yung alat ng mustasa. Tsaka po yung isda. Merong konting salt. Okay lang po. Nagpa-blanch po sila. Kumain po muna ako bago ako pumunta ng town hall kasi magbabayad akong property tax. Nakakahimatay po. Every year po tumataas ang tax namin. Kaya po dito sa Amerika, kung paycheck to paycheck kayo, talaga pong mahirap ang buhay. Imagine nyo, ni kapagigising kahit na nasa bahay mo ikaw may utang ka na sa tax. Hi Sam. Di po kamukha dyan sa Pilipinas yung may mga bahay na kahit maliit lang matutulog kayo, wala kayong utang. Kundi kuryente lang at tubig. Mga mamita, hindi ko na po kayang kumain. Nabusog na po ako dahil uminom po ako maraming tubig. Hanggang dito na lamang po. Maraming marami pong salamat sa pagsama niyo sa akin. Salamat po at God bless you all, lalo po sa inyo sa Pilipinas. Mag-ingat po kayo. Huwag po kayong maglalabas kung di po kailangan dahil po yung variant na galing ng India. Baka po dyan magkaroon ng pandemic na ganun ay talaga pong nakakatakot na at kawawa naman po tayong mga Pilipino. Kaya po, sa atin po, happy-happy lang tayo. Bawal po ang stress. I love you all. Thank you and have a blessed evening and a blessed day in America. Thank you all. I love you. Bye!